Brutal pa rin ang bakbakan sa Ukraine sa gitna ng kanilang puwersa at Russian forces na gustong masakop ang capital na Kyiv. Habang ang Russia may crackdown na sa social media para mapigilan ang pagkalat ng mga posts na tutol sa gera. Nasa frontline ng balita niyan si Jenny Dongon. Parang pailaw sa gabi sa dami ng pinakawalang bomba ng Ukrainian artillery na yan sa gitna ng pagsalakay ng Russia. May 3 linggo na nang magsimulang pananakop sa Ukraine. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin patid ang bakbakan. Sa drone video, kita ang tanking yan na wala namang kalaban pero sumabo. Ayon sa Ukrainian Army, gumagamit sila ng maraming mina bilang pangontra sa mga armored vehicle ng Russia. Sa gitna ng bakbakan, takot ang nararamdaman sa araw-araw ng mga sibilyang naiipit sa bakbakan. Sa Kyiv, na pangunahing target ng Russia, walang oras na pinipili ang pag-atake. Maraming gusali na ang nawasak. Kinakailangan namang sagipin ang lalaking yan matapos matrap sa nasunog na gusali. Nagbagsakan din ang mga bomba sa Mykolaiv. Swerte nakaligtas ang lalaking yan matapos bumagsak ang mga bomba ilang metro lang layo sa kanya. Sa gitna ng pagbabalita sa isang news program sa Russia, umeksena ang isang anti-war protester. Sumulpot siya sa likuran ng anchor, bit-bit ang placard kung saan nakasulat ang salitang no war. Nagpatuloy naman sa pagbabalita ang anchor. Arestado ang nagprotesta at naharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Pero di lang siya ang anti-war protester na inaresto ng mga pulis sa Russia. Mula kasi na umatake ang Russia sa Ukraine, mahigit 14,000 na ang inaresto. Nitong March 4, nagpasa ang Russia ng batas na ipinagbabawal ang independent war reporting at mga protesta kontra giyera. Tanging mga state-controlled media lang din ang pangunahing source ng mga Ruso tungkol sa nangyayaring giyera sa Ukraine. Naghigpit din sila sa social media access ng publiko. Ang Instagram ipinagbawal na ng Russia dahil nagagamit daw ito ng mga subversibo at anti-war sentiments. Bago nito, una nang ipinagbawal ang Twitter at Facebook sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.